Hello Capricorn, Sun and Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kaligayan. Welcome back to us, Star Taro. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. Truly appreciate it. God bless you all. Po na mensahe ni Capricorn ay plane. So ang iba sa inyo dito is traveling. No, maaring this is an international travel. Maari din na this is travel by land. No, that is also possible. Maari din ang iba sa inyo dito malayo, no? Malayo ang babyahin. It could be domestic travel din, pero malayo. Siguro may kalayuan din. This is also, maaaring mental travel din ito para sa iba sa inyo. Maaaring ang iniisip ninyo dito ngayon is yung maaaring itinerary ninyo sa pagte-travel ninyo. Maaaring din ang iniisip ninyo dito yung business trip ninyo, kung ano mga gagawin ninyo, how are you going to do things, yung mga ganun. So, maaaring yon ang pinaplano ninyo. Kaya malayo ang nararating din ang isip ninyo, maaari din ganun. What else? Transformation. Ayan. So, parang may personal transformation dito na gagawin si Capricorn. Ano? Parang sa ngayon, you're going to think about more of yourself. No? Maaaring ngayon, ang iisipin ninyo ngayon, siguro may mga bago kayong paniniwala or may mga bago na kayong paniniwalaan. No? Maaaring may mga shifts dito na mangyayari. Empowerment, parang ganon, or pagde-develop, no, self-development, yung mga ganon. So that could be also possible for some of you. Phoenix, ayan, so parang may renewal, no, na gagawin dito. Meron tayong transformation, meron tayong Phoenix. So definitely you are going to leave behind something, no, sa buhay ninyo. Maaring ito na yung old new, no, maaring you're giving birth. You're going birth to a new Capricorn. Maaring yung transformation na to, yung personal transformation na nagagawin ninyo ito, ay maaaring talaga magbabago kayo ng anyo, no? Hindi lang physical, but also yung panloob ninyo, lahat. Paniniwala ninyo, perception ninyo about the world, about the people around you, about life itself, no? At iba-iba pa, maaaring yan ang mga pagbabagong gagawin ninyo. Kaya you're going to give rise to a different Capricorn ngayon, to a renewed Capricorn. So parang this is the new Capricorn arising na, kumbaga, no? So meron na kayong bagong ikaw, no? Yung ganun, you're giving birth to the new you. Lion, you're taking charge of yourself na ngayon, you're taking charge of your life, no? Yun ang napipick up ko dito for some of you. Parang ang iba sa inyo dito, parang noon, hinayaan ninyo ang ibang tao na siya yung magdesisyon para sa iyo. Hinayaan ninyo ang ibang tao na sila yung magdikta na kung anong inyong gagawin, ng mga ganon, ano? Pero ngayon, you are reclaiming your freedom, you are reclaiming your power, your personal power, yung ganon. And you're taking charge of your life, you're taking charge of yourself na sa ngayon, ano? Talagang mababago na kayo ngayon, Capricorn, no? You're really going to change your life in a big way. Dito, this is a major transformation na gagawin ninyo. Unity. Ayan. For others of you, maybe there is a union dito. No? There's union of two people in love. No? Maaring ang iba sa inyo dito, merong magpapakasal, maaring merong mai-engage, maaring ang iba sa inyo dito is entering a new love and romantic relationship, lalo-lalo na kung kayo ay single. Maaring ngayon, makikilala nyo na si twin flame, si soulmate, yung mga ganon, yung potential ninyo maging person, or potential ninyo maging kapartner sa buhay, yung mga ganon. So maybe this is the time, no, that you are building a new relationship with another person. Hindi lang love and romantic relationship ito, but this is also a new friendship na mabubuo, no, for some of you, or maaaring business partnership din. So it could be on that area din, no, sa buhay ninyo. But definitely, kung sino man dito ang makakapartner ninyo, sino man ang taong ito, no, na napapasok sa buhay ninyo, this could be someone na masasabi ninyong parang ano kayo, in sync kayo with each other. You are on the same wavelength. Maybe you're going to share the same goal sa buhay. Yung mga ganun ba. No? So, click kayo. Click na click kayo sa una pa lang, kumbaga. So, good luck, Capricorn. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun and Rising and Venus Signs. Kumusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today.
Virgo, Unicorn. Ayan. So, success, hope, freedom, healing, and magic are all available to you if you just believe. No? Kapag naniniwala talaga kayo sa isang bagay, yan ay talagang maa-attract ninyo towards you. Yun ay talagang lalapit sa inyo. Ganon din ang sinasabi ninyo sa inyo ng Unicorn Energy. If you believe in a success, if you believe in hope, if you believe in freedom and healing and magical moments, no, na maaaring mangyari sa inyo, ay yan ay talagang maa-attract ninyo. Yan ay talagang mawi-welcome ninyo sa buhay ninyo. No? Kanina pa rin pinapakita sa akin ng guides ko ang number 33. Number 33 sa master number po, Virgo. Kaya I also suggest din dito sa inyo na please look up for the meaning of master number 33 po for more guidance, because that is a synchronicity na pinapakita sa reading ninyo. No? So we have eagle. Ayan. So you will soar towards your destiny with greater clarity and strength. Ngayon, parang ano na kayo, no? Parang wala na kayong takot sa ngayon. Parang wala na kayong fear, wala na kayong self-doubt, procrastination, yung mga ganun. You're ready to spread your wings now and you're going to fly high. No, you're going to soar high na sa ngayon. Alam nyo na kung saan kayo patungo. Alam nyo na kung ano ang purpose ninyo siguro. Alam nyo na kung ano yung dapat ninyong puntahan, ano ang dapat ninyong gawin, you know, sa buhay ninyo. You have the clarity and inner strength ngayon to do everything, no, na kailangan ninyong gawin. Kung yun ang sa paningin ninyo or sa pakiramdam ninyo ang dapat ninyong puntahan, no. Ngayon, ano na kayo ngayon eh, parang you are equipped with inner strength, no, and courage. Kaya ano na kayo, alam nyo na ngayon kung saan kayo magsisimula, no, at saan ang patutunguhan ninyo. We have marriage. Holy moly, ang iba sa inyo dito magpapakasal, no, maaring ikakasal kayo sa ngayon, maaring ngayong buwan, no, maaari din naman in February, yun din na napipick up ko dito for some of you. Maaari din na ang iba sa inyo dito ay bagong kasal na, maaring ganun ang ganap, maaari din ang marriage proposal pa lang ito for some of you, no. What else? We have transformation. Ayan. So, napipick up ko dito, personal transformation. Maaring yung strength na to, yung inner strength ninyo, yung tatag ng inyong kalooban, tibay ng inyong dibdib, maaring parte yan ng inyong personal transformation. Kasi maaring nung nakaraan, maaring low ang self-confidence ninyo, maaring low ang self-esteem ninyo, maaring nagpo-procrastinate because maaring feeling ninyo you're not good enough, you know, but that is part of transformation na maaring mangyari dito talaga sa buhay ninyo. Maaring magbabago ang inyong paniniwala na ngayon sa inyong sarili. Maaring ngayon, mababaliktad na, magkakaroon na kayo ng energy shift. At talaga namang, imbes na panghinaan kayo ng loob, maaring palitan nyo na yan talaga ng inner strength. Buhayin na ninyo ang inyong inner strength and courage sa puso ninyo, sa sarili ninyo. No? Kaya naman, magiging matapang na kayo at magkakaroon na din kayo ng tiwala sa sarili ninyo. So, maaaring ganun din ang ganap dito for some of you. So, personal transformation, self-development, empowerment, maaaring yun. Yun ang mga mangyayaring bago sa buhay ninyo, Virgo. Judgment energy, ayan, soul searching, no? Maaaring nanggagaling kayo dito sa soul searching, kaya siguro na-realize ninyo na kailangan nyo nang baguhin ang ibang parte ng sarili ninyo. Maaring dito ang ito ang ginawa ninyo, nag-soul search kayo at yun ang pinanggagalingan ng mga bago ninyong realization sa buhay ninyo, that you need to change something, you need to transform into the best version of yourself, yung mga ganon. So maaring ito yung naghatid sa inyo ng magic, no, ng idea na kailangan na ninyong baguhin ang sarili ninyo for the better, no. So that's good. So that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan.
Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paano naman sa inyo ninyo, I world. Ayan. So, ang advice sa inyo ng energy nito, be open to new possibilities in all areas of life. Kasi there are a lot of opportunities and possibilities that are going to reveal itself to you sa ngayon. So, ang dami ninyong pwedeng pagpilian, ang daming bagong path na maaring magbubukas para sa inyo dito, no? So, buksan ninyo ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga at ang inyong sarili para dito sa mga posibilidad na ito na nandito para sa inyo, because this is going to be a new endeavor na i-embrace ninyo sa ngayon. Mamimili kayo. You're given the liberty to choose dito kung anong mga posibilidad, anong mga opportunities ang sa tingin ninyo ay makakabuti para sa inyo. Saan kayo mag-excel? Anong makakatulong sa inyong sitwasyon, no? So this is really a huge blessing para sa inyo, Taurus. Chariot energy, napakaganda. Talagang ano kayo din ngayon, ano? Empowered na kayo, Taurus, no? Parang ganun ang ganap. Kasi confident na kayo dito, decisive kayo of what you're going to do, yung ganun. So, parang siguradong sigurado na kayo sa kung ano ang gusto ninyong gawin sa buhay ninyo. Maaring meron na kayong ditong mga goals na sineset para sa sarili ninyo, meron na kayong tina-target na gusto ninyong marating, ma-accomplish, or ma-achieve sa buhay ninyo at a certain time. Parang meron na kayong ditong sinet talaga na intention for yourself and you are going to work on that, no? Yung ganun. So maybe yung mga opportunities and possibilities nito, that could be, no? In support dito sa kung ano man ang intentions ninyo na gusto ninyong ma-accomplish or ma-achieve sa ngayon. Lover's energy, maybe there is an important decision that you are facing sa ngayon that could be decision making related to your relationship, no? Maaring ang iba sa inyo dito mayroong pinagdadaan ng rough patch sa inyong marriage or sa inyong relationship, no? Kung hindi pa kayo kasal, maaring sa relationship ninyo, maaring may rough patch yung pinagdadaanan din ng iba sa inyo. And maybe that is the situation na kailangan ninyong pag-desisyonan sa ngayon, ano? Maaring ganun ang ganap. For others of you, maari din na this is new love connection na mabubuo between you and another person. Lalo na kung bago, kung naghahanap din kayo ng bagong pag-ibig or naghahanap kayo ng love, yung ganun. Or if you are ready to enter into a new relationship, so maaring ganun ang mangyari sa inyo sa ngayon. This is also possible, no, na ang iba sa inyo dito, ang napipick up ko, maaring merong ikakasal sa inyo dito, no? Maaring meron ditong kaka-engage lang at maaring pinag-uusapan na ninyo, pinagpe-prepare, run na ninyo ngayon ang mga detalye ng inyong kasal. We have thorns. Ayan. So, ang sinasabi din sa inyo dito, no? Huwag kayong sumuko, no? Huwag kayong sumuko. Maaring related dito sa lover's energy. Dito sa sitwasyon ninyo dito sa lover's energy, no? Huwag ninyong sukuan, kumbaga. Kailangan ninyo na pag-usapan mabuti, no? Pag-usapan ninyo at maybe you need some space and time para na makapagmuni-muni kayo away from each other. Nang sa gayon, pag nag-usap kayo, marami na kayong baon, marami na kayong pag-uusapan, marami na kayong maiisip na kailangan ninyong i-discuss, no? Nang sa gayon, maayos kung ano ang dapat ninyong maayos, no? Kung meron ng rough patch na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. And always remember, no? Na yung mga challenges sa buhay natin, sa relationship natin, no, specifically, they are part of our journey. They are part of our life's journey. At lagi din ninyong alalahanin, no, Taurus, na wala namang challenge sa buhay na binibigay sa atin na hindi natin kayang solusyonan, hindi natin kayang lampasan, no? They are there to teach us something, to teach us a lesson, to bring us learnings in life, to give us wisdom, no? Iilan lang yan sa mga rason kung bakit meron tayong mga challenges sa buhay na nararanasan, no? And they are part of us. They are part of life. They are part of our growth. They are part of our soul's journey, no? Kaya huwag kayong sumuko. Yun ang importante. Huwag kayong sumuko. Wala namang problema hindi masusolusyonan. Pag-usapan. Diba?
We have patience. Ayan, minsan, yun din ang kailangan ninyo. Iba yung pasensya, lalong-lalo na sa inyong karelasyon. Kasi, di ba, we are not perfect. No one is perfect. Kaya, minsan, kailangan nating habaan ang pasensya. Kailangan habaan natin ang understanding natin sa ating person at sa mga sitwasyon natin. Di ba? Kaya, ngayon, ang advice sa inyo dito, slow down. No? Change your attitude and clear your mind. No? Kasi, maaaring nai-stress lang kayo, maaaring punong-puno lang ang isip ninyo ng maraming bagay, kaya siguro umiiksi din ang pag-iintindi ninyo sa inyong person or sa inyong sitwasyon, no? Kaya ngayon, kalma muna, no? Try to calm down, try to take a breather, nang sa gayon you can step away temporarily, no? Kahit saglit lang doon sa nagpapa-stress sa'yo. Magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, mag-declutter kayo ng inyong energy field, ng inyong sarili. Nang sa gayon you can get back to your balance and you can get back to your center. And when you get back to that situation na iniwan ninyo pansamantala, no? Mas kalmado na kayo. Kung mag-usap man kayo ng inyong person or ng kung sino man ang person involved, mas magiging maayos na ang daloy ng inyong usapan. Kasi kalmado na kayo, no? So, Taurus, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.